Hi mga ka-loves! I'm your ka-loves Rocky and welcome to our YouTube channel. Narito na naman po ako para magturo kung paano naman po magawa ng thumbnail sa ating YouTube video at paano po ilagay yung thumbnail sa iyong YouTube studio. Ito po ang paglalagay po natin thumbnail ay diretso na po yung pag-upload at paglagay ng thumbnail. Diretso na po natin sa ating video para isang process lang. Pwede rin naman po kung nagawa nyo na po yung video, pwede nyo rin po ihabol yung thumbnail. Then kung interesado po sa video na to, huwag kalimutang mag-subscribe and click the bell button para updated sa mga susunod kong video. Huwag din kalimutan mag-like and share this video para mas marami pang makanood ng video na to. Enjoy your watching! Good day mga ka-loves! Nandito po tayo para turuan ko po kayo gumawa ng thumbnail. Gamit lang po ang PixArt app. I-open lang po natin kasi na-download natin ang PixArt. Then, ito po yung lalabas. Pag in-open natin yung PixArt, bas dito yung mga replay na pwede nyong gamitin kapag i-edit kayo ng mga photos, videos. Yun po, pipindutin natin lang yung plus sign, tapos lalabas po yung mga nakasave na photos sa inyong gallery. Nagsave na po ako galing sa Google ng 100 peso bill. Ikakrap na lang po natin siya as YouTube thumbnail. Yan. Click nyo lang po, then check. Pag yan na po yung size ng thumbnail. Then, magdadagdag tayo ng photos. Yung photos na galing sa mismong video nating ginawa, naglalagyan ng thumbnail. Then, iyan natin palakihin na natin para mag-fit siya sa photos. 100. Then, patanggalin lang po natin yung background. Yan na po. Mapapansin nyo po, marami pa pong mga hindi naayos na pagtanggal ng background. Ayusin lang po natin yung gamit tong filter na person lang. Yan, meron na pong hindi masyadong kita, kaya i-revive lang po natin siya. Yan lang po. Hanggang sa maging perfect yung picture. Kung hindi lang nakita yung background. Yan lang po. Then, pagkatapos nyo pong ma-sure na okay na yung photos na nandyan, then click nyo lang po yung okay. I-check. Yan. Then, i-locate nyo lang sa gusto nyong position ng photos. Ganyan. Kung hindi kayo, hanap pa yun ng mas magandang check nyo. Pagkatapos nyong ma-check, galagay naman po tayo ng text. Sulat nyo lang po dito yung title. Gusto nyo i-title sa ang nalagay ko po ay 100 pesos. 100 pesos. Per words muna tayo para mas magandang tingnan. Read. Yan, crop. I-ano nyo lang po kung anong kung paanong design ng text. Yan po. Diyan po makikita nyo po yung mga kung anong kulay ng text. Kung may background, dalagin nyo ng kung may highlights. Pag nakapili na po kayo ng gusto nyo paano sulat, then yan po, ganyan po. Yan, i-position lang po natin sa magandang position. Masyadong malaki siya, kaya paliliitin natin. Kulay, yan, kita na siya. Yan lang po, pag lagay ng kulay, yan, ganyan lang po. Base po sa inyo po kung anong design po ang gagamitin yung for words. Then, dadagdagan nyo na po natin ng
alphabet challenge. Type nyo lang po dito alphabet and alphabet challenge. Alphabet challenge. Yan. Then check mo lang. Check nyo lang po. Tapos nalabas yan dyan. O, ilagay na siya sa magandang position. Pero palitan mo natin ang anong sulat para yung mas nakakaakit sa mata. Ayan. Ayan. Palitin lang po natin. Then locate. Tapos yung kulay niya, check natin yung makikita naman siya kasi nakapatong siya sa word ng 100 pesos kaya kailangan natin lagyan ng highlights para mas kita yung alphabet challenge. Then sunod, lalagyan na po natin yung letter F, lagyan po natin ng ano yan, yung makikita siya yan. Yep. Yan. Then check ulit. Ilagay natin sa location. Baguhin muna natin ng ano. Lagay natin highlights. Lagay natin kulay para yan. Para may dating. Yan. Ganyan lang po. Tapos yan, palitin natin. Then locate natin dun sa may mapapansin niya. Mapabasa. Yan, ganyan lamang po. Then, lalagyan na po natin siya ng sticker. Search lang po kayo, search. F for fried chicken kasi yung niluto ko kaya search ako ng fried chicken. Yan. Then, nahanap ako, price pala. Pag tayo, gawin natin yung fried chicken. Fried chicken. Yan. Hanap lang po kayo maganda. Ito po yung napili ko. Yan. Na, ladagdagan dyan. Inlocate lang natin. Tapos, maglalagay na rin tayo ng text ulit. Kung ano yan, fried chicken. Sulat natin. Click lang yung text. And, type fried chicken. Fried chicken. Ayan lang po. Ayan. Check mo. Then, yun tayo ng magandang kulay. Yung highlights. Lagyan natin ng magandang kulay. Meron po wala tayong pagpipilian dyan. Gradient, tsaka texture. Ayan. Try natin mag-gradient. Ayan. Ayan po yung magkikita. Gradient. Ayan. Pili po kayong kulay pag mamix nyo. Ayan. Pero try rin natin yung texture. Ayan. Marami pala pagpipilian dito. Ayan. Pili lang po kayo ng gusto nyo pong design ng letter, ng words na yan. Ayan. Ganyan lang po. Pili lang po kayo kung anong mas type nyo. Yan. Marami pa papili yan. Ito po yung natipuhan ko. Yan. Then, ayusin lang natin yung ano, location. Pilitin natin yung fried chicken. Then, locate na natin dun sa taas. Yung mababasa yan at makikita. Mapapansin sa thumbnail natin dapat yan. Para nakaka, ano, magnet pa ng mga viewers. Yan. Yan, ganyan lang po. Then, pag sure na po kayo sa nagawa nyo, yan, ayos nyo lang po yung ano, para mas mababasa yung words. Yan. Ganyan po. Yan. Sa inyo na po yan. Pero pag okay na kayo, then check nyo lang po yung nasa taas po. Click nyo lang yung po yung check. Then, arrow, ayan, save natin. Save na po siya sa gallery.
close. Pinutin natin yung close. Punta na po tayo sa gallery. Yan. Save na yan. Save na natin para sure. Yan. Then home tayo. Home. Mag-home tayo. Yan. Punta naman po tayo sa YouTube Studio. Pero hindi po dito ako nag-upload ng video. Balik po tayo sa home. Balik tayo sa home. Then, click natin yung Google Chrome. Google Chrome. Nag-loading na gang. Tignan natin. Chrome tayo sa Chrome. Yan. Then, type nyo lang po yung YouTube Studio. Yan. Yan. Ay, mali na naman tayo. Naliligaw tayo. Pupunta tayo, balik na tayo. Back. Liligaw tayo. Hindi po talaga ako dyan nag-upload. Hop, back tayo, back. Ba't yung napipindot ko? Back tayo, back. Ayan. Check nyo lang po dun sa ano. Meron tayo dito ng ano. Ayan, ayun o. Nakalagay na sa ano. Baba. Creator. YouTube. Studio.youtube.com pala. Ayun, dapat pala i-type natin. Loading. Then, ito po yung lalabas. Lalabas yan. Click lang po natin yung taas nakalagay, create. Andun lang po yung sa taas, sa gilid, sa may kanan. Ayan po. Click nyo lang po and upload videos. And, add, yan. Add file. Tapos, pupunta po tayo sa file. Hinahanapin natin yung video na i-upload natin sa YouTube. Hanapin natin. Ililigaw na naman tayo. Hanapin natin. Saan ba natin makikita yun? Taka lang. Ayan. Wala pa rin dito. Ito po tayo sa ano. Okay, hanap tayo natin. Kaya natin makikita yun. Teka. Hop, video. Wala pa rin. Eh, hindi rin dito. Iba rin to. Naliligaw tayo. Pasensya na po. Medyo nagluloko yung ano ko. Then, nahanap tayo. Punta tayo sa videos. Sa baba. Yan. Ayun. Dito lang pala. Click lang po natin yung video. Eh, nag-upload na po siya. Habang nag-upload po siya, pwede po natin i-edit yung mga description niya. Title, description. Yan. Pagka natin yung title. Sa title po, dapat yung nakasulat din sa ating thumbnail, may connection din sa aking title. Iburahin po natin siya. Okay natin, 100 pesos. 100 pesos. Yan, pesos. Alphabet challenge / letter F. Yan, letter F. Yan, close parenthesis. Ay, letter F challenge, close parenthesis.
fried chicken. Ito na yung ating channel name, Rock Labs Ems. Dinsun natin yung description. Dito po, dapat yung nasa thumbnail at title, andito rin. Hashtag 100 pesos. Hashtag alphabet challenge. Hashtag letter F. Ganun. Lahat po yung nilalagay natin sa description. Hashtag letter F. Letter F. Ayan po. Hashtag fried chicken. And hashtag Rock Labs Apps. Rock Labs Apps. Ayan, ganyan po. Then, dito po sa thumbnail, lalagyan na po natin yung ating thumbnail. Click lang po yung upload thumbnail. Labos po siya. Mag-seselect ka lang po ng image dyan sa ating photos. Try natin, nag-loading. Ayan. Click lang po natin yung photos. Then, done. Ayan, nag-upload na po siya dyan. Ayan. O, diba? Ganyan lang po maglalagay ng thumbnail. Ayan po. Lagyan natin sa playlist ko. Then, check lang po natin yung yes or no. Kung pwede natin sa bata o sa kung hindi pwede, lagay nyo yung no. Kung pwede, yes. Dahil to ay para sa akin, pang matanda lang, kaya no. Then, lagay na tayo ng additional ng end screen. Add. Click nyo lang po yung add ng end screen. Then, pipili po tayo ng pang-end screen natin. Yan. Ang dami po pagpipilian na ano. Pipiliin ko po dyan ay yung one video at one subscribes. Subscriber button. Yan. Plus. Then, click nyo lang po yung save. Ayan lang po yung makikita natin. Yan. Ayan po yan. Then, click nyo lang po yung save. Save na po natin. Ano po, nakalagay na po siya dyan sa end screen natin. Then, click natin yung checks. At checks naman po, dito po malama, ano siya, parang ipipilter ni i-review ni YouTube kung meron tayong nilabag na copyright. Then dito sa visibility, lagyan natin yung kung pwede natin i-private o kaya may schedule na upload kaya public. Yan po. Hanggang na po yung thumbnail natin, nakadikit na po siya sa video. Medyo matagal lang po kasi naglo-loading siya. Nag-upload pa rin po ng video. Pagkatapos ma-upload ng video, check naman ng YouTube kung may na-copyright po tayo. Maghihintay lang po tayo. Medyo matagal lang po. Pero okay lang. At least, andyan na. Waiting na lang tayo ng waiting lang tayo ng ma-download yung video natin at ma-check ni YouTube para wala tayong malabag na copyrights. By the way, yung copyrights po, ngayon na checks, hindi pa po yung final. Pwede rin po may mag-claim na tao or kung may na-copyright ako music or IDs. Nag-loading pa rin po.
Patient is a virtue po. Malapit na po yan. Wait lang po natin. Para mas maganda po yung kalabasan. Hintay natin yan. Pag nag-okay yan, nakalagay dyan yung ano. Wait natin. No issues found. Lalagay dyan. Pag no issues found, balik na tayo. I-publish natin siya. Medyo matagal po talaga sa. Wait lang po. Sana po natutunan niyo po yung mga sinabi ko po kanina. Sana susundan niyo po yung tinuro ko po. Habang naghihintay tayo, huwag kalimutang mag-subscribe ha. Click niyo na rin po yung bell button para mas madami pang video ma-upload, makikita nyo, ma-update kayo sa mga susunod namin video. And like nyo na rin po itong video na to and share na rin. Maraming salamat sa panonood. Ginawa ko lang po to yung ano ko, konting nalalaman ko, sinishare ko lang po sa inyo. At least, matutulungan ako sa mga baguhan ko tulad ko paano mag-upload. Hintay lang po tayo. Upload complete na, pero na-process na po yung video natin for checking. Ayan na po. After, 4 years, okay na. No issues found. Walang na-found na issues si YouTube sa ating video. Then, balik tayo sa yan, privacy, visibility pala, visibility. Then, publish na po natin yung video natin. Yan, pag lumabas po yan, ibig sabihin, okay na po siya. Close na lang po natin siya. Then, check na lang po natin siya sa ating YouTube. Close lang po. Then home. Home tayo home. Ito po tayo sa home. Home na po natin yung ating para ma-check natin sa ating YouTube. Back. Punta po tayo sa YouTube. Sa ba yun? YouTube. Yung punta po tayo sa ating channel. Ayan po lalabas. Ayan. Yun. Pumasok na siya. Ganyan lang po. Diba? Pakasimple yung paraan. Check natin kung okay. Ganyan po. Thank you po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood, mga kalabs. Sana may natutunan kayo sa aking video tutorial ngayong araw. At sana nag-subscribe na rin kayo at nag-click the bell button para maging updated sa mga susunod kong video. Huwag rin kalimutan mag-like, share, and comment to this video. Maraming salamat!